Dito na nga ako natulog kila Mary Jane kasi nasaraduhan ako sa bahay kagabi kaya hindi na ako masyadong kumatok dahil ayoko na rin makaistorbo sa kanila. Pagising nga namin, nagsalang si Mary Jane ng pansit kanton at nagpabili rin nga siya ng pandesal. Kasi nga papasok yung mga bata sa school. Yun nga lang si Jinea, tanghali na nga rin siyang nagising kaya ang sabi nga niya kay mama niya, i-text na nga lang niya yung teacher niya na hindi siya makakapasok. Dito na din nga ako nag-almusal. Pagkatapos nga nito, pumunta na nga ako sa bahay kasi doon naman ako maliligo dahil aalis nga kami ng bandang alas 8 ng umaga. Paglabas ko nga ng bahay nila Mary Jane, nandito yung lola ko. Kapag ka umaga talagang tambayan nila dito sa may harapan. Pagkatapos ko ang maligo, nakitambay na rin nga ako dito sa harapan. Dito ko na rin nga aantayin sila Elena. Bumiyahe pa din kasi si Mamer ng isa pang biyahe bago nga daw kami aalis. Pupunta nga kami ng Sariaya, Quezon Province kasi yung kapatid naman ni Mamer ikakasal siya. Si Mary Jane nga tsaka yung mga anak niya, pupunta rin sila ng Alabang kaya nag-asikaso rin sila ng maaga para nga makasabay din sila sa jeep. Paglabas ko nga ng kalsada, ando na nga yung jeep nag-aantay. May mga kasama nga kami papunta doon, mga pamangkin ni Mamer. Alas 8 nga ng umaga namin na pag-usapan na aalis nga kami dito sa sukat. Para mas maaga sana kaming makarating sa Quezon, yun nga lang 9:30 na andito pa kami kasi nga may inaantay pa kami. May binili nga sila Elena na isda dito, dadalhin nga to papunta ng Quezon. Ang lalaki nga ng isda na to at nilagay nga lang nila sa balde. Alas 10 na nga kami nakaalis ng sukat kasi doon pa lang din talaga dumating yung mga inaantay namin. Pagdating nga sa Alabang, bumaba na rin sila Mary Jane. Sa tunasan pa sana ang baba niyan, yun nga lang, yung pupuntahan nila doon, sarado pa daw, kaya hindi na nga sila muna tumuloy doon. Service road nga lang yung dinaanan namin mula sukat hanggang Quezon Province. Buti na nga lang nga din at wala namang traffic. Yun nga lang matagal din yung biyahe kasi alas 4 na rin kami nakarating dito. Pagbaba nga namin ng jeep, sobrang lamig talaga para lang kaming nasa Baguio. Nakailang beses na nga akong punta dito at natatapat nga yun ang December or January kaya yung klima talagang napakalamig. Bandang alas 7 nga ng gabi, lumabas nga kami lahat kasi pupunta naman kami dun sa bahay ng babae na ikakasal. Kapag ka magsa-sunset nga dito sa harapan ng bahay nila Mamer, ganito yung makikita. Ang ganda nga niyang pagmasda, nakaka-relax talaga siya. Nung nasa sukat pa nga lang ako, tinanong nga ako nila Tita Tess kung meron akong dalang jacket. Sabi ko nga wala. Kaya pinadala nga sa akin ni Nanay itong jacket niya. Nung nasa bahay nga ako, nagliligpit nga ako ng mga damit ko sa bag. Hindi ko rin nga naisip na sobrang lamig pala nga ngayon dito sa Quezon kasi nga December konting na. Konting lakad nga bago nga kami makarating sa jeep kasi hindi na rin maipasok ni Mamer yung jeep dito sa loob gawa ng makipot na yung daan. Dito na nga ako naupo sa harapan kasi nga marami na rin sakay sa likod gawa nga ng mga kamag-anak ni Mamer, andyan din. Nakasakay na nga lahat ng mga inaantay pa namin kaya bimiyahin na rin kami papunta dun sa lugar ng babae. Hindi nga namin akalain na sobrang layo pala yung bahay ng babae kasi sobrang isang oras talaga yung biniyahin namin para makarating dito. Pagkadating nga namin, pinakain nga kami ng hapunan. First time ko nga lang nga din umattend ng mga ganitong ikakasal dito sa probinsya. Yung ikakasal nga, pagkatapos nga namin kumain ng hapunan, hinatid sila ni Mamer dun sa kapilya kasi iglesia siya ni Kristo sila kaya kailangan daw mag-practice para sa gagawing kasalan kinabukasan. Ang tagal din nga nang inantay namin bago nga makabalik sila Mamer galing dun sa kapilya. Meron sanang mga nagbibidyoke dun banda sa taas, yun nga lang ayaw naman magsipagkanta nitong mga kasama ko. Kaya nandito na nga lang nga kami sa baba nagkukwentuhan yung iba nga namin kasamang mga bata, nagsisipaglaro na nga lang sila ng cellphone nila. Meron din sanang nagkakantahan ng bidyoke dun sa kabila, yun nga lang minabuti na nga lang nga namin na maupo na nga lang nga kami dito nga kasi sobrang lamig din kapag ka magagala pa kami. Medyo madilim na nga yung mga video ko dito kasi nga wala ring ilaw. Mga alas 11 na nga nakarating yung mga nag-practice galing nga ng kapilya kaya ginabi na rin kami pa uwi ng bahay nila Elena. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!